What is trending in the world of social media? Welcome to another episode of Manila Serie. So ito po, bagong news, breaking news po. Umatake na naman yung Panday Sining sa lungsod ng Maynila. Mukhang gustong gusto nila yung media attention. Mukhang takaw na takaw sila sa nakukuha nilang public awareness na binibigay sa kanila dahil sa kanilang pang-aasar at pagtutol at paglaban sa ating Mayor Isko Moreno. Mukhang gustong-gusto sila. Mukhang hindi pa sapat sa kanila yung natanggap nila na nagalit at mura coming from the netizens dahil sa ginawa nila noong una. Gumawa pa sila uli. This time sa May Araulio High School. Yan po, nakikita nyo nga po yung binandal na yan. Aktivista, hindi terorista. Tsaka yung, yan po yung kanilang pinos. And yung makatarungan ng maghimagsik. Yan po yung kanilang binandal dun po sa pader. And this time po, obviously po, nananadya na lang. Takaw na lang ng publicity. Gusto na lang po nilang mapansin. Gusto nilang sumikat. Yeah? Parang natitrip na lang. Nakiusap na ng maayos na huwag sa Maynila. Na huwag idama yung lungsod ng Maynila. Hindi talaga mapakiusapan ng maayos. Mukhang gusto lang talaga ng publicity. Mukhang yung pinaglalaban, hindi mo naman din ako ano ba talaga yung pinaglalaban nila. Gusto lang talaga nila makakuha ng atensyon, gusto nilang makakuha ng ayaw patalo. Talagang gusto nila ipaglaban yung kanilang mga saloobin, pero hindi mo naman din ako ano talaga ang pinaglalaban nila. This case po, it's just a case po of pagiging kulang sa pansin, pagiging KSP na lang po talaga. So, abangan po natin kung ano po yung sabihin ni Yormesco. Hindi ko alam kung magsasalita siya today o magsasalita siya sa Friday. Pero yun nga po, nakakalungkot na pagkatapos mong pakiusapan, pagkatapos mong pakisuyuan, sinabi na nga niya na hindi tayo magkaaway. Na kung ano yung gusto niyo sa mahirap, hindi nang gusto ko para sa mahirap, gusto ko maging maayos yung buhay nila, eh ganyan po. Parang nananadya pa, talagang parang gusto po ng away nito pong mga grupo ng Panday Sining. Gusto nila siguro makabawi dahil doon sa mga tambak-tambak na pambabash na nakuha nila online. And hindi pa sapat sa kanila yung nakuha nila, they want for another round. So, yun. So, tayo naman po. Siyempre, hindi naman po pwedeng palagpasin pong mga ginagawa nila. Bigyan na natin yung attention na gusto nila. Gusto nila yan eh. Gusto nila yung attention na yan. The thing is, ano naman ang gagawin mo sa fame? Anong gagawin mo sa kasikatan kung galit naman sa iyo lahat ng tao? Diba? Grabe po sa fame horan itong organisasyon na ito. Kaya nakakalungkot po. Talagang nagpapasikat na lang po. Talagang nagpapabibo. Talaga pong gusto na lang kumuha ng media attention at gusto na lang kumuha ng mileage para sa kanilang organisasyon. Nawawala na po minsan yung kuning essence nung gusto nilang ipaglaban. Eh talaga na lang patrol na lang. Nga po, sabi nga ni Yorme, hindi naman mapapagod ang syudad, lilinisan niya na syudad. Huwag lang silang maabutan. Yun lang naman po ang sabi ni Yorme. Tayo po, sa akin nga, yung huling video nga na ginawa ko, nag-ano na nga ako sa kanila, medyo pinagbigyan ko na sila ng konti doon sa video kong huling ginawa. So sabi ko, sige, dahil mapilit kayo na art yan, pero pangit yung art na ginawa nila. Dito pangit na naman, sulat na naman, hindi man lang gandahan, hindi man lang lagyan ng totoong art, yung medyo artsy naman, medyo maganda naman yung pagkagawa. Para at least, diba, hindi naman mukhang banda lang talaga, kasi yan mukhang banda lang talaga, ang pangit na ang pangit na art yan yung kung ano yung pinaglalaban nila dyan. So yung nakakalungkot lang po talaga na ganyan po yung mangyayari, ganyan po yung antong na tuloy-tuloy pa rin po sila, talaga ayaw pa rin nalang papigil. And gusto lang talaga nalang galitin yung taong bayan, natutroll lang sila. Sige din yun, magalit tayo, buhusan natin sila nung kung ano yung naramdaman natin. So ganun lang talaga ang takbo ng mundo ngayon. Nakuha na nila yung gusto nila, nakuha nila yung media attention. Yun, pero wala silang nakuhang simpatya, wala silang nakuhang any goodwill, wala silang nakuhang suporta.
Eh, nagsiyawan lang yung mga talagang kasama na nila. Yung talaga mga sympathizers nila from the start. Yun lang talaga ang tuwa. At tuwang-tuwa, ay, enjoy sila. Ano nangyari? Ano na pala nyo? Nakuha kayo ng media attention. Ano, masaya na kayo? Okay, ngayon, you get your 15 minutes of fame. Yan, sige. Enjoy yun niya. Si Yormi, araw-araw. Sikat. Diba? Kayo, sige, you get your 15 minutes of fame. Bahala kayo. Pero you are losing a chance para magkaroon ng isang kakampi sa mga pinaglalaban nyo with your mesko. You lose your chance para makasama sa pagbabago, sa magandang pagbabago na nangyayari ngayon. You can say all you want sa style ni your mesko. Sabihin nyong pasikat, sabihin nyong puro media, pero sabihin ko sa inyo, yung style niya is working. May ramdam ng mga Manilenyo yung pagbabago. Lalo na starting January 1, talagang lalong ramdam na nila. And public support po ay talagang tilted towards our beloved mayor eh, hindi po sa mga pinagagawa nila. Pero sige, ako po gusto nila mag-troll, di mag-trollan tayo na mag-trollan. Ayun, yun ang gusto nila. Sige, di bigay natin kung ano yung gusto nila. So yun lang yun naman yung reaction ko regarding dito. I just wanted to let you guys know. Ipa yung sa Araulio. Tingnan po natin kung tayo natin makapunta doon. Kuha tayo ng reaction. Pero yun, that's my news report. Thank you very much, guys. We'll be posting the developments within the day. Thank you very much. Tapos next video natin, Pilipinas, God first.